Magandang magandang tanghali sa inyong lahat at mag-alas 12 na ng tanghali. Hello guys, welcome to my vlog. Ako nga pala si Chris. Chris as in short, pero ang full name ko is Christopher. Christopher Dasho. Yan. Welcome to my vlog. Ayan. Anak ko dito, yung bulso ko. Pareho ko nang inuubo-ubo. Para ngayon medyo lalo ako sa gawa, no? Kasi tinangkaso ako guys hanggang ngayon. Bali, masama pagiramdam ko. Napasma ako sa ano, lipas gutom. Kasi nung may itong mga nakaraang project ko, no guys, medyo hindi na ako nag-almusal. Hindi ako nananahalian, nalilipasan ako ng gutom kahit pinapakain ako dun sa mga may-ari. Kasi nga yung trabaho ko kasi gusto ko agad-agad na tapos. Kaso kaya kung kita nyo, no, minsan ang may hawak-hawak ako minsan na cobra, kape, soft drinks, yun na lang. So kakain na lang ako sa gabi. So ayan, so ngayon medyo binawian tayo at sakit ng mga laman-laman ng katawan ko guys sa mga ilang araw na to. Kasi ito yung tinatawag nila na pasma. Hindi pasma sa trabaho na ano, no? Pasma sa lipas gutom. Na puro na, lalo na ang cobra, ilang beses kami magkukobra sa isang araw. Almost 3 times a day, 4 times a day, 5 times a day. Kasi iba pa yung kape. Ayan, so ayan, binawian tayo tuloy. Ang sakit lahat ng laman-laman ng katawan ko, mga joints. So, dito tayo ayan, sa loob ng bahay. Ayan. So, kahit pa paano naman, may supply tayo na bigay. Ayan, supply. Ayan, may supply pa tayo. Ayan, medyo ano. So, ayun. Ngayon ay may dumating na naman tayong ayan, box package mula sa Lazada. Ito, guys. This is an order. Ano ba to? Lex PH delivered. Delivery by Lex PH, March 13. Order date March 30. So ano na ngayon? 17. Medyo delay, no? Pero ganun talaga, no? Kasi pag kami naman ang order, yung nagdi-deliver lagi dito sa bahay is yung nakita nyo to sa mga previous vlog ko, no? Yung si Madam, ano? Pagbuta ko naman, Giselle lang ang pangalan nara. So yan, inbox na natin ngayon to. This is a order ng my wife. So kasi dito sa bahay may gusto siyang baguhin. So itrinay na niya na subukan to. Kung maalala nyo sa mga ibang ano, no, sa may mga ibang bahay, no, meron na yung uso ngayon na 3D PVC tiles ang tinatawag. Yung tinatapal mo lang sa dingding na. Pero hindi siya yung ano, ah, yung vinyl na parang papel, hindi yung ganun. Ito yung parang mga waterproof na ano na. Hindi basta-basta agad masisira. Ayan. So, nag-order siya ng pang ano sa TV wall mat doon sa likod ng TV, di ba? Karamihan na nakikita natin sa mga ibang ano, no. Yung sa likod ng TV, may parang akala mo mga bricks sa likod na ina-assemble. Nakakala mo tunay na bricks, which is hindi po tunay na bricks. Pero yung iba tunay, pero yung iba hindi tunay na bricks po yun. Parang PVC, anya 3D PVC tiles yung pinakaano na yun, adhesive po yun, matikip po yun. Pero ang size nun guys, hindi pare-pares, no? May 77 by 70, 70 by, anya, 60 by, 65 by 60. Meron din parang size din ng tiles yung mga yun na ano. Kung nagsawa ka na sa pader mo, gusto mong baguhin ng itsura niya, hindi mo na kailangan na ipinturan ulit yan. So gawin mo lang, check ka lang sa online, i-deliver na sa'yo yan, babaguhin ng loob ng bahay mo. So yung yun yung bagong uso ngayon guys. So ito, nag-order ng dalawa. Ito daw ilagay ko sa TV, ano namin, sa TV, sa likod, background niyo, no? Yan yung TV namin guys. Yan, dyan ko ipepesto tong in-order niya. Dyan sa likod ng TV na yan. Ayan. So yan. Kasi nakikita niya kasi sa iba maganda raw tignan. So itry din natin guys. So
Pero hindi ko gagawin na rin to kasi antayin ko muna siya, no? Sa Linggo kasi may pasok siya ngayon. Ako ang wala ngayong gawa, walang project. Medyo masama ko pagiramdam ko. Although, pwede naman ako magkat may trabaho. Pero medyo malayo kasi. Kaya, ako na ang umatras. Nalalayuan ako, guys. Kasi yung isang contractor namin, na kaibigan ko, gusto naman niya ako isama. Pero alam na niya na pag malayo yung gawa, hindi niya in-offer sa akin. Dahil alam niya rin na tinatanggi ako siya kasi sa layo. Ayan. The value is, magkano yung value nito? 10 meters. Dalawa, bali 20, 216. So ayan, ito guys, ang itsura. Pero pag tinitingnan mo siya, hindi nga, no? Hindi siya papel. Hindi ito yung tulad nung dinidikit sa nabinil sa mga ano. Ba't kaya ito nagusto ng mami mo? Hindi ako, ano guys, hindi ako nagagandahan yung sa in-order ng wife ko, pero wife ko kasi ang may gusto, no? Hindi ako nagagandahan sa itsura. Pero yan ang gusto niya, eh. Wala akong magawa. So, i-check na natin, guys, kung ano yung itsura, no? So, bali, dalawa to. Ang ano nito is, I think, 60, 10 meters siya by 50. 40 to, guys, 40 to. 10 meters by 40. It means na yung 40 na yon, yun yung lapad lang niya. Yung lapad niya. Yung pinaka-tawag nito. Width niya. So, yan. Buksan natin. Isample natin, no? Buksan natin yung isa. Para makita nyo. Ito, guys, yung mga dinidikit na sapad na yung uso. Wala na yung pinto-pintura, yung mga ano na yan. Kaya, kung makita nyo itong likod ko, no? Ito. Naka-skim coat lang to at saka pininturahan ko ng primer kasi nga hindi pa kami nakakapag-decide kung anong magandang pintura namin. So, ayan. Nakakita na naman sa online ng mga style, bagong style ngayon. Ito yung mga tinatawag na 3D wall mat. 3D wall mat to, guys. So, ayan. Tignan natin. Hindi ko pwede pang idikit to, no? Kasi matrabaho to, guys. Hindi pwedeng isang tao lang gagawin ito. Hirapan dito. Tignan natin. Pero ito, guys, parang ano rin, para yung binil na ordinary. Ayan, oh. Ayan, guys, ang itsura. Oh. Kala mo tunay siyang bricks, no? Ayan, oh. Pero I think hindi ito yung nabili ng wife ko na 3D, ano siya. Kasi hindi po ganito yun, style. Pag malayo ka, pag tinitignan mo, like for example, dito ko ilagay, no? Ayan. Ganyan ang tsura, guys. Ang pader na to. Ito pa, ang isang gusto ko niya ilagay dito. Sabi ko, parang hindi, ano, alam mo yung 3D na tinatawag na parang buhay. Buhay yung paint. Ayan. So, ito, pag tinitignan mo to, okay siya sa picture, dyan, sa video. Pero pag tinignan mo siya sa as in, ano, dito, wala na, guys, hindi na siya maganda yung dating pag tinignan mo. Pero pag sa video mo tinignan, maganda siya. Ayan. So ito, iba yung forma, no? Paganun. Hindi siya paganun. So, which is isang mali na na-order ng wife ko, hindi niya napansin. Kasi ito, hindi siya dapat yung paganito. No? Malayo. So, ang paglalatang nito, guys, paganito siya ngayon. Ayan. Oh, parang hindi ako convinced sa na-order niya. Hindi maganda. Hindi ako, ano, guys. Nicole, tingnan mo nga itong in-order niyo. Ang pangit. Maganda lang sa video, tignan. Pero pagdating sa personal na, titignan ng ano, wala, oh. Moldum, eh. Hindi ako na nagagandahan. Tignan mo, Nicole. So, yan, guys, ang itsura, no? Ito yung mga tinatawag na 3D wall mat na karamadalas nilalagay sa likod ng TV, guys. Para akala mong ganda ng background.
ng kutsura ko yung in-order nyo. Yan, oh. So, ayan, pero sa ngayon, wala naman tayong ginagawa, no? I-sample natin na i-apply ito. I-dikit. Ayan. Huwag mo muna i-dikit. Tignan mo muna kung maganda. Wala nga, oh. Ano yung tsura niya, no? Tignan mo nga. Okay siya sa video, tignan. Pero tignan mo sa, ano? At tinitignan mo siya dito, sa ano mo talaga? Wala naman kaganda-ganda. Oh. Sa video, okay siya. Maganda siyang tignan. Alam mo buhay. Diba? Pero pag tinignan mo dito sa ano, wala eh, oh. Peke, guys. Nakaka-peke. Pag dito sa video, ang gandang tignan. Nakikita mo yung parang buhay yung ano nyo, no? 3D. Oh, pero pag dito, pag tinignan mo siya sa ano talaga, wala. Wala, guys, oh. So, yan. Yan ang in-order. Hindi ako nang gagandahan, pero wala tayong magawa. Order nila. Yan ang ilalagay natin. Ayan. Ikabit natin to. Pero ang pag-apply nito, guys, may instruction na ata to. Basahin nga natin. May instruction eh. Mahirap na. Ang sabi dito, ay, method of application. Walls perfect with ano to? Tempera with maka niya hindi maintindihan, guys. Surface to be recovered. Cut the laminate to the size of surface. Ayaw ko nang basahin, guys. And 30-30 habali hanggang 50 cm siya. May sukat-sukat sa likod, no? Pero hindi naman yan ang base yan pag nag-apply ka ng ganito. So, yan. Ang gagawin ko ngayon na, ano ba yan? Ito, ano to? Kung i-apply ko ba ito? Kasi, guys, ang ganda ang tignan dyan. Pero pagdating dito sa personal mo, pag tinignan mo siya, hindi na siya maganda. Ayan. Sa wife ko kasi ang nag-order nito, hindi naman ako. Ayan. Tabi na lang natin muna. Pero mamaya, kapag hindi ako tinamad, ikakabit ko na lang. Kasi gusto naman ng wife ko ma-surprise na makita na nakatabi na ito. So, ayan. So, bali dalawa ito, no, guys. Nag-sale to, alam ko. Kaya ito ang binili. Ayan. So, ayan. Dito natin didikit yan, guys. Papakita ko sa inyo. Dito. Dito, guys, ikakabit sa likod ng TV na to. Ayan. Dito. Sa likod ng TV na to natin ilalagay yan. TV wall mat na yan. Sa background nito. Ayan. Ayan. Dito. Lahat yan. Lalagyan natin yan. Kapag may sumobra, dito naman natin ilalagay yung iba. Yun ang sabi niya. So, medyo hassle gawin. Kasi dito natin ilalagay. Ayan. Ayan, dito. Ayan, dito natin ilalagay. So, hanggang dyan. So, bali ang kinuha niya is 20 meters by 40 yun. So, medyo maano kasi mga wire ng TV. Ayan, dito. Ayan, dito siya. Ayan. Ayan, guys. So, ang pag-apply niyan, kailangan to. Punasan mo ng husto yan, dunisin yan, para matanggal-tanggal yung alikabok. And then after that, sukatin mo yan, tapos ikat mo, saka natin idikit-dikit dito. So, yan. So, yan. Sana at na-enjoy mo ang video na to sa ating gagawin, sa next project natin gagawin. Ang pag-install ng TV wall mat 3D. Ano ba yan? Yeah. Ano ba kasi ang ano talaga nito? Wall mat siya. 3D wall mat. Pero para siyang tama ba yung pagka ano ko, TV wall mat? Kasi yung nakalagay kasi sa iba 3D. 3D wall mat sticker. Ayan. 3D wall mat sticker. No? Waterproof siya, guys. Parang hindi naman siya papel. Hindi siya papel. Hindi siya papel, guys. Ayan. Ididikit natin ngayon to para makita nyo.
So, i-ends ko na lang dito yung ating vlog na to para dito. At sundan nyo ako sa part 2, ang pag-install natin to sa talikod ng TV po. Ayan. Para makita natin kung maganda. Kasi kung nagsesearch kayo sa YouTube sa mga design ng TV wall mat, makikita nyo lahat doon. So, ayan. Ito ang napili niya. Guys, ang gandang tingnan dyan no, sa video. Pero honestly, pag tinignan mo sa ano dito talaga, hindi ka convinced na gano'n ang effect niya. Pero pag dyan sa video, maganda siyang tingnan. Oh. Pero pag tinignan mo dyan sa totoo, guys, wala. Hindi ko makita yung ganda. So, parang ang ganda dyan tingnan oh, sa video. Oh. So, ayan. So, ayan. Kung na-enjoy mo sa bang video na to, pa-like, comment, share, and subscribe na rin sa aking channel. Kahit medyo masama pa rin ang pakiramdam natin at tinatrangkaso tayo. So, ayan. Sabay pa yung sakit na ng mga ngipin ko, no? Mga ngipin ko, guys, umaalog-alog na to. Sabi ng wife ko, ipapabunod ko na raw kasi papupustisuhan ko na. Pero sabi ko, sakit eh. Antayin ko na lang na magkatanggalan sa kakunasa o pasukatan ng pustiso, no? Kasi itong taas, pustiso na to. Ito, guys, natamaan ito nung nag-gym ako. Kasi nung time na malakas pa ako, so sa gym, nag-steroid ako, guys. Kaya yung isang side effect nung nag-steroid ako noon is yung pag ano ng mga gums ko dito sa baba. So, kung mapapansin nyo, lahat to, guys, wala nang ngipin dito, wala na akong bagang. Unti-unti sila, guys, na lumuwag lahat. Natanggal, nasira yung gums ko. Yung ngipin ko, kasi dati, kasi pagkagamit ko ng steroid, so binasa ko lahat ng side effect, no? Lahat. So, isa sa mga naging punteriya ng steroid, yung panghihina ng mga ano, sa ngipin. Hindi ko alam kung totoo yun, no? Pero yun kasi yung mga side effect na nabasa ko noon sa pag-apply ng steroid sa pagpalaki ng katawan. So, kung napapangitan man kayo sa ngipin ko, anytime naman to, kaya kong papustisuan na to. Ang inano ko lang kasi, guys, delikado kasi na ipabunot to na sabay-sabay. Karamihan, pag sinabi ng doktor, kaya mo ba? Oo, kaya ko. Pero ang iniisip ko kasi yung side, yung magiging effect niya pag wasa binunot lahat to. So, hindi ko naman problema yung pagpupustiso. Kaya ko namang i-afford yun, no? Pero hayaan ko lang muna na ganito yung ngipin ko kasi matatanggal din naman yung kusa kasi maluluwag na siya, guys. Kaso, kaya yan, titis ko nga lang yung sakit. Kasi kung mapapasin, ang pangit titignan sa video, no? Sabi siguro, ala, ba't ganyan yung ngipin ni Chris? Ang pangit. Ayan. Hinayaan ko lang siya, guys. Matatanggal din yung ngipin ko na yan. Bali, umuuga-uga na sila, no? Pinapabayaan ko lang sila. Pero after na matanggal po yan, papapustiso ko na yan. Ang tagal na akong inano ng wife ko na ipapustiko. So, na ipabunod ko na raw. Pero hindi ko pwedeng ipabunod, guys, pag sabay-sabay yung apat. Lima. Ah, apat, tatlo. Tatlo dito. Apat. Ayan. So, hindi pwede. Eh, hayaan ko lang muna silang mauga-uga hanggang sa matanggal kusa. Pag nagkamali ka ng kagat, tanggal yan. So, yan. Mag-umpisa na yan. Saka ko papustiso na. So, kung napapansin nyo na ganito yung ngipin ko, sa inyo na po yun. Pero ako, kaya kong ipapustiso po to. Pero, takot lang ako na ipabunot sabay-sabay. Kasi napakadelikado. Kasi yung mga napapanood natin sa TV, no? Sa YouTube din na nagpabunot ng ngipin, lumuwa yung mga gilagid. So, doon ako natakot, guys. Dati-dati, yung dalawang bagang ko rito, pinabunot ko pa sa dentist. Yan, pinabunot ko yan. Kaya alam ko na yung turok ng karagom, hindi naman masakit. Pero natatakot kasi ako, pag ganito na yung lahat, is pagsabay-sabay pa yung tatlong na ipabunot, doon ako natatakot. Baka ganun ang mangyari. Nako. Kaya inahayaan ko lang siya na kusa na lang mabunot yan, guys. Mababali din yan. Saka ko na lang papayos. Kaya pagpasensya nyo na sana kung ganyan ang ngipin ko. Kung nakaka-apit ko man sa pagbablog ko, maybe soon, maayos din yan. May pakita ko rin sa inyo. Ayan. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. Hope na enjoy nyo itong video na to. At nagpapasalamat pa rin ako sa mga sumusuporta sa channel ko. Na alam ko na in-endorse nyo sa mga LS nyo. Maraming sa inyo mga mama. Ma'am, sir. Unang-una, kina Madam Lynn, si Sir Ramons,
si Korean Rabbit, yan, si Alive Alex, Tita Dora, Lady Coats, si Miss Jenny, si Ellie, Denden. Ayan, mga madam, makakabawi din ako sa inyo pag after lot na ito na nangyayari sa akin. Medyo binawian ako. Pinagad-sagad ko yung trabaho na pabaya ko yung sarili ko. Ayan, medyo masakit ang katawan natin. Tinatrangkaso pa rin ako hanggang ngayon. Inubo, kasama ng bunso ko. Lagi kong kasakasama dito sa bahay. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo, sa mga subscriber ko na hindi kumakalas. Honestly, natanggalan ako ng subscriber, no? Na umabot ng ano, almost 34% yung nabawas doon sa subscriber ko, no? Hindi ko malaman kung paano, kung bakit. Pero totoo naman yun, no? Huwag nyo naman sanang ipagkait. Kung nag-subscribe ka at hindi man napanood yung mga oncoming videos mo naman, sana naman eh, huwag mo nang tanggalin yung pag-subscription namin. Kasi ako, nagsusubscribe naman din ako, eh, hindi ko na binabawi, guys, yung mga yun. Nakasubscribe na ako sa inyo. Ganun na yun. Wala na pong ano yun. Kasi doon ko nakilala yung mga tao na talagang sumusuporta sa channel ko. Pero kao, nag-subscribe ako sa iyo, hindi ko na pinapilaan yun. Pero kayo, nag-subscribe kayo sa akin. Tapos binawi nyo. Hindi ko alam kung gano'n nangyayari kasi. Itong anak ko kasi na panganay, computer ano to, server. Sabi ng anak ko, hindi po totoo yun na nagbabawas si YouTube ng subscriber. Kung baka talagang ina-subscribe ka after na makuha nila yung gusto nila na i-subscribe mo sila. Gano'n nangyayari. Kasi alam nyo kung bakit na ano ko yan. Itong dalawang anak ko na taga-edit ko, no? Kumbaga, itong panganay ko, computer server ko yan. Alam niya lahat ng mga pagkano sa computer, kaya alam niya kung totoo, hindi yung sinasabi na nagbabawas si YouTube, hindi po yung totoo. Karamihan niya yung nagpapakitang tao lang sa inatinan natin na LS, na kunyari, nagbibigay ng ganitong mga tao na ididikit sa iyo na ano. Hindi po yung totoo, nababawi rin ko yun, nalalaglag lang yun, ina-subscribe din po yun. Ayan, pero nagpapasalamat pa rin ako sa mga sumusuporta sa channel ko, no? Maybe soon, makaka-repay ako sa inyo. At sa ngayon, gusto ko mag-focus ako sa mga pag-upload ng video kasi kailangan ko ma-reach yung hours ng ano, no? Kahit paunti-unti lang, basta marami yung video na i-upload mo, maiipon po yan, ma-reach natin yung hours natin sa video, no? Kasi hindi tayo makaka-reach naman sa subscriber, kung ma-reach natin yung total hours, okay na po yun. Maybe siguro soon pag nasa probinsya na tayo. So yun ba rin ang isang pinaperso ko, no? Kasi dito sa amin, kunti-kunti lang nakukuha kong content, hindi rin maganda. Kaya dito lang ako sa loob ng bahay, trabaho, yun lang. Minsan mga halaman ko doon sa manukan, yun lang. Ang mga tao dito ignorante, hindi nila alam ang tungkol sa vlog, guys. So pasensya nyo na po. Kung ganyan pa rin ang nangyayari sa subscriber ko, na kakaunti pa rin. Kasi dito sa amin, hindi naman ano sila sa mga ganitong bagay, no? Iilan lang ang nakakaalam talaga pagbablogging. Dito sa bahay namin na to, karamihan, mga anak ko, busy-busy lagi ang mga lahat. Dito sa bahay, may kanya-kanya na pag ganitong oras, hawak-hawak, pare-pareho cellphone. Puro vlog ang pinapanood, gumagawa rin na sariling video. Bali, yung wife ko lang ang medyo laging busy. May trabaho kasi. Kaya ako lang na naman na walang gawa ngayon. So, ayan. So, ayan. Medyo napahaba-haba ko na yung kwento ko sa inyo. At hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Tignan nyo na lang sa part 2 yung pag-install natin sa TV Wallman na to. Kung anong kinalabasan, kung maganda o hindi. At kayo ang magko-comments sa ating gagawin kung ano sa palagay nyo. Kasi pagdating dyan, magandang tignan. Pero natin, hindi ko alam. So yan po. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. God bless po sa inyo lahat.